Mga ka-taxpayer kong minamahal, magandang panahon sa inyong lahat at pagpalaing kayo ng poong may kapal. Peace and happiness be with you for life. Ang dami kong, actually katatapos ko lang ng lecture. Litong-lito yung mga taxpayer kung paano hawakan yung kanilang letter of authority. So para ma-explain ko, paano ba nag-o-operate ang BIR, ha, para maayos ang pang-election ng buwis, kailangan nating pag-aralan yung nagbigay at nagdulot ng confusion sa maraming Pilipino at taxpayer, yun pong Revenue Regulations number 1-2022. Kahit na wala ho siyang visa sa pananaw ng ating batas, ay ipinipilit po ng iba na ito ay tama. Sa aking hong pananaw, ito po ay walang visa. Ipaliwanag ko lang po sa inyo, paano siya iniintindi? So, ang topic ko natin ay English lang yan. English lang yan. Okay. So, simulan ho natin yung English lang yan. Sabi ho dito sa batas na sinasabi ng ating magagiting na tagagawa ng batas, o kung gusto nyo ho ng libreng libro, yung BIR Collection Manual, yan ho yung QR code para ma-download ho nyo yung PF, yung PDF file. At ito ho yung, dito ho tayo pupunta, yung effectivity. Ah, yan, effectivity. Sabi ho kasi dito, Section 6, Effectivity of this Regulation. These regulations shall take effect immediately. Pwede ho ba yon na yung isang revenue regulation ay shall take effect immediately? Ako, nagpapasalamat po ako dun sa mga lawyers na nagbibigay ho ng kanilang panahon para punahin po yung ating ginagawa. Maraming salamat po sa mga lawyers na yon. At ina-appreciate ko po yung pagkukorek nyo sa akin. Ngayon, sinasabi po nung maraming lawyers na ito daw ay effective immediately. So, effective immediately at effective daw ho siya ng January 27, 2022. Ayan, binilugan po natin yun. So, pag-aralan natin, kailan ba? English lang yan. Kailan ba nagiging effective ang isang batas? So, may pag-aaralan, pupunta ho tayo. Para hindi ho tayo nagkakamali, pupuntahan ho natin unang-una ho yung ating Republic Act 3386. Yan ho yung new civil code ng Pilipinas. Okay. Ito po siya. Wala naman ho kayong pwedeng puntahan, kundi si Law Pil Philippines. Sabi ho rito, Article 2, laws shall take effect after 15 days following the completion of their publication in the official gazette, unless it is otherwise provided. Ayun. So, may dalawang situation na sinasabi dyan. In general, lahat ho ng batas ng Pilipinas ay magte-take effect pag na-i-publish daw sa official gazette. Ngayon, kailangan nating explain. Ano ba ibig sabihin ng batas? Liwanagin ko lang ho sa inyong mga kaisipan, ang nire-refer hong batas dito ay yung hong pinir... Unang-una, ang nag-prepare ay yung mga senators natin at saka House of Representatives, yung mga representatives natin, mga tinatawag nating congressman, o yung congress, pag pinagsama yung senators at saka yung mga congressman, ang tawag congress. So, sila yung gagawa ng batas, tagagawa ng batas. So, ang mag-a-approve ng batas is yung ating presidente, taga-pirma ng batas o taga-approve ng batas. Once na nagsanibo yung tagagawa ng batas at taga-pirma ng batas, Republic ako ang tawag doon at yun po ay Law of the Republic of the Philippines at yun po yung itinutukoy na law dito. Ayan. So, kung yung law, eh wala hong due date kung kailan siya mag-take effect, naglagay na ho in general yung ating new civil code na kailangan
siya ay magkaroon ng publication sa Official Gazette. Dati ho kasi wala hong Official Gazette. May Official Gazette na in printing hard copy. Ngayon ho ang Official Gazette ng Republika ng Pilipinas ay nasa internet. Pag tinype niyo ho, may makikita kayong Official Gazette. Doon ho ipinapublish yung mga batas ng Pilipinas na pinirmahan ng ating presidente na ginawa ng ating Congress. Law ho yun. So, yung susunod hong statement ho dito, sabi rito, unless it is otherwise provided. Kasi yung mga batas natin, minsan, ayaw niya na gumamit ng 15 days. Okay? May sarili siyang due date. Gusto ko maging effective after 15 days. Yon. Or gusto ko, walang publication, basta effective siya. This day. Yon. Pero kailangan pa rin sa Official Gazette. I-publish. So, bibigyan ko kayo ng example ng isang batas na may sariling due date. Ayun. Ito po yung batas na yon. Yan. Republic Act 10963. Ayun. Sa Republic Act 10963, mapapansin nyo ho rito, dun ho sa pinakababa. Ayan. Dun ho sa effectivity. Tatype ko ha. Type. Find. Effectivity. Ayun. So, may 15. Ang dami. So, puntahan natin yung pinakahuli. Ayan, oh. Ito ho yung isang situation ng isang batas ay nagsasabi kung saan siya magiging effective. This act shall take effect on January 1, 2018. Ayun. So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, mapublish man siya ng late sa Official Gazette o mapublish siya ng sobrang aga, baba, pinublish siya ng November 2017, magiging hindi tatakbo yung effectivity niya hanggang di dumarating yung January 1, 2018. Ganun ho yun. Yung ho yun sinasabi rito. Okay? Law. Ayan. Unless it is, nakasulat ho rito. Ayan. Unless it is otherwise provided. Maliwanag ho yun. So, dito sa batas na Republic Act 10963, ito ho isang magandang example na sinasabi na ang batas ay nag-conduct ng sarili niya o nag-specify na, o nag-prescribe ng sarili niyang effectivity. Ang sinasabi ko ho rito, kung wala yung batas, na walang yung batas na pinirmahan ng presidente at ginawa ng Congress, walang sinasabi kung kailan siya magiging effective. Magiging effective siya, sabi ng batas natin, sa Republic Act 38, kasi ito yung general law, ito, itong Article 2, magte-take effect after 15 days following ng publication niya sa Official Gazette. Gusto ko lang paalala sa inyo, 1940s pa ata o 1950s itong new civil code natin. So, wala pang internet nung araw. Ngayon, ang Official Gazette natin ay nasa internet. So, abangan ho ninyo, type nyo lang, Philippine Official Gazette, nandoon ho yung mga batas na pinipirmahan ng ating presidente. Pabalik ko ako dito sa in-implement ng BIR. Ayan. Ito hong RR. Kasi dito, nakakapagtaka. Ang pumirma, hindi naman presidente, di ba? Hindi naman Congress yung nagrekomenda. Pareho silang under sa opisina ng presidente, di ba? Pero sabi nila, effective immediately. Okay, effective immediately. Ito po ay highly questionable, intriguing. Sa aking pananaw, intriguing and questionable. Mga lawyers, please ha, mag-comment po kayo at pag-usapan ho natin. Nandito si Roger Nueva, si Merge Mercio, si Tata Almosa, yung mga nangangailangan ng magaling na tax specialista sa Leyte, andyan ho si Tata Almosa at saka si Maureen Brasa. So, balik ko ako doon sa pinag-uusapan natin. Pwede ba? Yun, yung tanong ko English lang yan Ang topic ko natin, English lang yan. May meeting ako mamayang 9:30, kaya kailangan ko tapusin ito na maaga. Ito po ay
effective immediately. Ang tanong dito, ito ba ay pwedeng antedate? Oh, effective immediately yan. Starting yan dyan, January 1. Yun, number 1. Kasi yung ipinalalabas ng mga revenue officer na under kay Secretary of Finance at under kay Commissioner of Internal Revenue, effective yan ang January 1. Gagawa tayo ng part 2 kasi mukhang hindi ako matatapos. Ang susunod ko, ang gusto ko lang pag-usapan eh, pwede bang maging effective immediately ang mga ini-issuing regulations ng BIR? Specifically, sa pag-uusapan na ho natin ngayon, yung Revenue Regulation 1-2022. Tsaka ko na lang pag-uusapan yung mga ibang Revenue Memorandum Order, Revenue Memorandum Circular, Revenue Administrative Order. Ang dami niyan eh. So, sabi niya rito, "Oy, Mr. Maestro, tax specialista, effective immediately yan." Questionable sa akin. Sa akin, questionable yan. At hindi ako naniniwala na yan po ay effective immediately. So, kailan, ang tasanong ko, sasanong dito, kailan magiging effective ang isang rule na gawa ng isang executive agency? May tatlong branches kasi ang government natin. Executive branch, yun yung pinamumunuan ng presidente. At meron tayong judicial, pinamumunuan ho ng Supreme Court. At meron tayong Congress, pinamumunuan ng kung sari-saring mga tao. So, kailangan natin ngayong puntahan yung atin hong batas. At ang pupuntahan ho natin dito, since presidente ho ang in charge sa Secretary of Finance at saka sa ano po, sa Commissioner of Internal Revenue, pupuntahan ho natin yung Executive Order number 292. Isa rin ho siyang batas. Okay? Itong batas na ho ito, eh, as if ginawa ho ito ng Kongreso kasi nung ito ho ay pinirmahan, wala hong senator at walang Congress. Parang, tabla muna tayo. Ako lang ang executive at judicial at legislative branch. Ayan. Yun ho yung panahon ni Corazon, Presidente Corazon Aquino. So dito ho, ito ho, pinakikita ko sa inyo, ang title ho rito ay Administrative Code of 1987. Eh, meron hong naunang administrative code. Panahon ng Marcos, panahon ng kung sino-sino mang presidente. At ito ho yung ginagamit natin ngayon. So ang tanong is, kailan nagiging effective yung mga batas na inilalabas ng executive branch? Ibig sabihin, hindi ho gawa, hindi ho prepared ng Congress. Prepared lang ho ito ng kung sino-sinong tao under the office of the president or under the executive branch. So tatanungin natin 'to, kailan nagiging effective? O di hanapin natin effective. O. Ganun ito. Sorry. Puntahan natin dito. Ayan, oh. Tinype ko lang effective. Ulitin ko. Op, napunta na ako sa effective. Ay, nako. So, ito yung chapter tungkol sa rules and regulation. Ayan. Sabi dito, every agency, ayon, ito, pinabasa ko. Every agency, magpa-file ng copy sa University of UP Law Center. Okay. Kailan magiging effective yung mga rules? Ano ba definition ng rule? O, titingnan natin. Ayan o, rule. Ayan o. Tingnan nyo yung section 2, definition, and number 2, rule. Yung definition na rule na nandito, dyan ho pumapasok. Ayan o, nandito na nga. Including its regulation. Diyan ho pumapasok yung Revenue Regulations number 1-22. Okay. So, ang tanong ngayon, sir, is kailan nagiging effective yung batas na, batas kasi naman yan, administrative law. Kaya nga, administrative code. Kaya ang tawag ngayon dyan sa batas na yan ay administrative law. So, kailan nagiging effective? Ito, no, sinabi na dito sa section 4, effectivity. In addition to other rulemaking making requirements provided by law. Ibig sabihin, anong law yon? New Civil Code.
Dagdag daw ito. Ibig sabihin, dinagdagan yung civil code natin. Pagdating sa law, pupunta ka sa new civil code. Pagdating sa mga administrative regulations, ito po yung magpe-prevail. Dagdag requirement, ang sabi. Not inconsistent with this book. Each rule, ayan, rule. Ibig sabihin ng rule, Revenue Regulation 1-2022, shall become effective 15 days from the date of filing as above provided unless a different date is fixed by law. Oh, ayan o. Ipapile mo lang dito para siya maging effective. Saan ipapile? Sa University of the Philippines. Tsaka pa lang siya magiging effective. So, hindi siya pwedeng maging effective immediately. Katulad ho nung nakasulat dito. Di ba? Kasi ang requirements, katulad na nakasulat dito, hindi siya pwedeng maging effective immediately. Kasi, sinabi na nga ng batas eh. Eto, di ba? I-file mo muna sa, eto, 15 days from date of filing. Saan ka magpapile? Ayun na nga eh. Shall file sa University of the Philippines Law Center. Di ba? Unless a different date is fixed by law. Anong law ito? Mapapansin nyo, ginamit dito each rule. Pagkatapos dito ang ginamit law. Ibig sabihin, magkaiba yung rule at saka yung law. Magkaiba yung rule at saka yung law. Di ba? Kung parehas yan, di isa lang ang gagamitin statement o word, rule or law. Pero ang ginamit, each rule by law. O di magkaiba yung rule at saka yung law. Ganun lang kasimple. Diba? English nga lang, sabi na sabi ko na eh. Or specified in the rule in imminent danger to public health, safety, welfare, the existence of which must be expressed in a statement accompanying rule. The agency shall take appropriate measure to make emergency rule known to people who may be affected by them. So therefore, hindi ka gagawa ng mga bagay na magiging katawa-tawa. Effective immediately. Teka muna, paano ko malalaman yan? O, makatulad yan, itong pinag-usapan natin. Diba? Effective immediately. Sabing ganun. Eh, lumabas lang to sa website ng ano to. Sabi nila, lumabas daw to sa website February 2022 na eh. O paano ko ma-implement yan? E na-file ko na lahat ng ano, nung lahat ng tax return na sinasabi dyan sa RR1-2022. Bago ko nalaman na nasa website pala. Di ba? Eh ako, nasa Mindanao ako, o nasa Bisaya ako, pupunta ba ako sa BIR Records? Pupunta ba ako sa BIR Records Management Division? Okay? Para lang kumuha ng kopya? Eh, alam ko ba na pinirmahan niya nung January 27? Kaya nga, sir, meron hong yan time. May time frame yan para lutuin yung batas. Para yung due process, kung yan ay arbitrary ang dating sa isang taxpayer, makapag-prepare yung taxpayer, makapag-adjust, hindi yung bigla-bigla i-implement mo. So, ako sa aking pananaw, itong batas na to ay wala hong visa. Hanggang ngayon. Number one, hindi naman nila in-inform yung taong bayan na na-file na yan sa UP. Hindi naman na-inform kung yan ay na-publish sa Official Gazette. Yun lang naman na requirement. Napakasimple. O, para maging effective, i-file mo. Yung law, yung sinasabi ko, yung train law, ay ipinublish sa new, sa newspaper, Official Gazette. Dito ang simple. Pag rule, kaya nga tawag revenue regulation, kailangan i-file mo sa University of the Philippine Law Center. Okay, publish mo rin sa Official Gazette, sumusunod ka naman sa new civil code. So, gagawa ho ako ng part 2 nito at explain ko sa inyo yung mga bagay na kailangan nyo pong maintindihan. Nagpapasalamat po ako sa mga nandito, si Mau, si Roger, si Merge, si Tata, si Josephine Santos Vidal, at lahat po nung nakikinig at nanonood sa akin sa araw na to.
Sana po ay may natutunan kayo kahit po konti at gagawa ho tayo ng part 2. Meron ho akong ipopromote lang kasi itong anak ko ay meron ho siyang seminar na gagawin sa, ayan po, binubuksan ko yung aking, ayan, English lang yan eh. Okay. Ito po ang aking seminar ng anak ko na si Emelio. Kontakin lang po niyo siya at available ho yung kanyang, ayan po, How to Prepare for BIR Audit, February 26, 6 PM, via Google Meet. Okay? Marami pong salamat, mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later!